Mas madali nga bang ma-approve ang tourist visa kung may sponsor ka dun sa bansa na i-visit mo? Stay tuned to find out! Hey there, poor traveler! Yosh here, and welcome to our channel! So before we begin, don't forget to subscribe to this channel and hit the bell icon so you get notified when we have new uploads. So in this episode, we're gonna talk about visa application. Pero we're only gonna focus on short-term visa or tourist visa. So if you're planning on applying an employment or work visa or student visa, hindi na natin sakop yan. So the question is, mas madali nga ba na ma-approve or mas malaki ba yung chances na ma-approve ang tourist visa application kung meron kang sponsor or inviter dun sa bansa na pupuntahan mo? Ang sagot dyan ay isang malaking depende. Pero depende saan? So, syempre, depende sa destination country kasi iba-iba yung rules nila pagdating sa visa application kapag may sponsor. May mga countries na mas mapapadali yung application kapag meron kang inviter or sponsor or guarantor abroad. Ang best example niyan ay Japan. Kasi kapag mag-a-apply ka ng Japan visa, kung halimbawa hindi maganda yung financial situation mo dito sa Pilipinas or medyo tagilid ka pagdating sa financial stability, kapag may sponsor ka or guarantor sa Japan, hindi mo na kailangang mag-submit ng sarili mong ITR and bank certificate. The burden shifts to that sponsor. Instead, meron lang mga forms and iba pang documents na kailangang isubmit yung sponsor. Or ibibigay sa'yo, tapos ikaw yung magsasubmit. Pero meron siyang kailangang ma-provide. Pero ikaw mismo, yung ITR mo and yung bank certificate mo, hindi mo na kailangan yung isubmit. Hindi mo na yung kailangang ipakita. So in that case, pagdating sa Japan visa, mas makakatulong talaga kung may sponsor ka and hindi ka ganun ka-confident dun sa mga financial documents mo. I think to a certain extent, even UAE visa, mas madali kapag may sponsor ka. Kasi kapag ka nag-a-apply ka ng UAE visa, kung pupunta ka ng Abu Dhabi or Dubai, short term lang ha, mas madali kasi yung proseso kapag meron kang kakilala doon or may inviter ka doon. Kasi pwedeng sila na yung mag-ayos. Yung experience ko sa UAE visa, yung kakilala ko doon, yung friend ko na doon nakatira, hiningi lang niya yung mga details ko, like copy ng passport, ganun. Tapos siya na yung nag-ayos. Wala na masyadong ibang documents na hiningi from me, na kunyari mga bank certificate, bank statement, walang mga ganun. Yung sponsor na yung nag-ayos ng mga documents sa side niya. So, in that case, mas madali pa rin kapag ka meron kang sponsor sa UAE. Pero, for most hard-to-get visas, hindi ganun yung case. Example, yung mga Schengen countries tulad ng France, Germany, Italy, Spain, and other hard-to-get visas, kahit Canadian visa or even Korean visa, wag na tayong lumayo, Korean visa, hindi necessarily makakatulong yung pagkakaroon ng sponsor or inviter abroad. If anything, mas magiging complicated yung application process kasi mas darami yung documents na kailangan mong isubmit. Pero bakit ganun? Bakit parang mas naghihigpit yung mga bansang yon kapag ka meron kang sponsor? To answer that, kailangan nating balikan kung bakit nag-e-exist yung visa policies in the first place. So sa case ng Pilipinas, ang pinaka tinitingnan nila na wag mangyari is yung overstaying or yung pag-stay dun sa bansa illegally. Kasi maraming nag-a-apply ng tourist visa, tapos pagdating doon, hindi na sila uuwi or maghahanap na sila ng trabaho doon. So yun yung iniiwasan nila. Hindi nila sinasabi na bawal na magtrabaho doon, kaya lang syempre dapat tama yung papers mo. Kapag mag-a-apply ka ng short-term visa, kailangan nilang i-make sure na short-term lang talaga yung ipinunta mo doon, na hindi ka panghabang buhay, na wala ka ng balak umuwi. Hindi ganun. Dapat makita nila na after yung period na dineclare mo, uuwi ka rin. Tinitingnan nila yung dalawang bagay. Number one is financial capability and number two is rootedness. So isa-isahin natin yan. Okay, one, financial capability. Tinitingnan talaga nila yan. Kaya nga sila humihingi ng mga bank certificate, bank statement, ITR. Second is rootedness.
Yan yung kung gaano ka strong yung ties mo dito sa Pilipinas. Gaano kaganda yung buhay mo dito sa Pilipinas na hindi mo kailangan na mag-overstay dun sa bansang pupuntahan mo. So ano yung tinitingnan dyan? Bukod sa finances mo, tinitingnan din nila yung employment stability mo, gaano kakatagal sa trabaho, magkano yung sweldo mo. And tinitingnan din nila yung mga properties, kung meron man, na ikaw yung nagmamay-ari. Whether lupa, bahay. And number 4, kung meron kang business, pwede rin nilang i-check. Yun yung pinaka-important, I think, pagdating sa mga ganitong hard-to-get visas, yung rootedness, kailangan mong mapatunayan na mas meron kang reason to stay here or to return here from that trip kesa mag-overstay doon. And kapag meron kang sponsor, ibig sabihin, meron kang ties doon. Medyo mas mag-take sila ng closer look because of that. So again, hindi to for lahat ng countries. Nabanggit na natin kanina yung Japan, yung UAE, hindi sila ganun ka-strict pagdating sa short-term visas. Pero para to sa mga may higpit na countries, like yung mga Schengen countries nga. Actually, kapag nag-a-apply ka ng Schengen visa, madalas tinatanong nila kung meron kang kakilala sa Europe, ano yung relationship mo dun, di ba? Even nga sa UK, tinatanong. Yung relationship mo dun sa sponsor mo, nagmamatter yun. Mas maganda kapag ka kamag-anak mo yung sponsor or inviter. Bakit? Kasi kailangan makita ng embassy na reliable yung relationship mo dun sa sponsor mo. Ano ibig sabihin ng reliable? Meaning na madaling mapaniwalaan na willing yung sponsor mo na talagang sponsoran ka. Diba? Hindi naman ka basta-basta isa sponsor ng kung sino man abroad eh. Dapat meron talagang reason siya para sagutin yung trip mo. So kapag ka mag-anak mo, malakas yung relationship na yon. Reliable yung relationship na yon. And madali siyang mapatunayan. For example, kung halimbawa, parent mo or kapatid, birth certificates lang yan. Madali nang ma-prove na related kayo. Mas nagiging complicated kapag ka hindi kayo connected by blood or marriage. Example, boyfriend, girlfriend, or friend. Mas mahigpit sila sa ganun kasi mahirap patunayan yun eh. Marami kaming kakilala na sobrang well-traveled, mas marami pa silang bansa na napuntahan, and maayos yung financial status nila dito sa Pilipinas. Pero nung nag-apply sila ng Schengen visa, na-deny pa rin sila kasi hindi nila mapatunayan na reliable yung relationship na yun. Hindi natin sinasabi na automatic deny yun, automatic rejection. Hindi naman. Kaya lang, mas mahirap lang siyang i-prove. Mas marami lang hoops na kailangang lagpasan kapag ganun. It's even more complicated kung never mo pa na-meet yung sponsor mo. Kasi marami tayo na natatanggap na questions about yung sponsor nila, na-meet lang nila online. So, yun, mas mahirap yun kasi hindi mo mapatunayan na reliable yung relationship eh. So, minsan, humihingi sila ng photos, humihingi sila ng conversation or proof of relationship, pero hindi siya kasing reliable ng, kunyari, birth certificate, diba? Kitang-kita mo yung relationship. Gets naman natin na yung mga long-distance relationships are just as valid as yung normal na relationship. Hindi naman ini-invalidate yun. Kaya lang, kapag nilagay mo yung sarili mo sa posisyon na nag-a-assess, sila, hindi naman nila kayo kilala. They can only judge yung application nyo based on sa documents na kaya nyong ibigay. And like sinabi nga natin, mahirap kasing i-prove yung ganung relationship. And kapag inisip mo, yung mga ganitong klaseng relationships kasi are hard to prove, number one, but very easy to fake. Ang dali kasing maghanap lang ng someone tapos sabihin mo na meron kayo relationship eh. Hindi kasi siya kasing believable ng isang legal document like birth certificate, marriage certificate, diba? Kaya medyo mas maghihigpit sila kapag ganun. And also to protect you rin. Kasi yung, kunyari, human trafficking, that's a real threat naman. So, yun yung mga pwedeng tumatakbo sa utak nung nag-a-assess kapag ka nag-evaluate sila ng mga applications na may sponsor, na lalo na kung hindi nila kakilala. So yun, so ang sagot sa question na mas madali ba or mas malaki ba yung chances na ma-approve yung visa application kapag meron kang sponsor abroad, depende talaga siya. Depende sa country. Tulad ng sinabi natin, kung Japan, madali, makakatulong. Pero hindi sa lahat ng countries. In fact, mas maraming countries
sa experience ko na mas maghihigpit sila kapag meron kang sponsor abroad. And again, itong visa application, it's just the start of the process, ha. Parang simula pa lang to. Kasi yung pagkakaroon ng sponsor, meron din siyang panibagong hurdle kapag dumating na sa immigration. Yung immigration officers naman, minsan meron silang hinahanap na additional documents kapag ka dumaan ka sa kanila dun sa inspection kapag palabas ka na ng bansa. Tapos kung sponsored yung trip mo or meron kang sponsor abroad, meron silang additional documents na pwedeng hingin sa inyo. Pero siguro, sa ibang video na lang yun kasi medyo mahaba na to. So, kung ayaw nyong mamiss yun, don't forget to subscribe to this channel and ring nyo na rin yung bell icon para ma-notify kayo kapag meron kaming bagong visa or travel videos. See you again sa next episode and remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it. Bye!